at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol ni Jesus at martir ng ating pananampalataya. Atin ding inaalala sa misa ngayon ng ating Santo Papa Francisco na siyang kahalili ni San Pedro. Naway siya ay patuloy na gabayan ng Espiritu Santo at palakasin sa katawan at kaluluwa. Marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga misteryong ito sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran at pagtitiwala sa awa ng Panginoon. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan, at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan na ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay hirap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng sambahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising, "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Mabigkis ka't magsuot ng pangyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas siya, una, pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang nabuksan. At lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye,
biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ng lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinupkop. Ang galing ng puong hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumalaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang salikan ng aking simbahang panadaig ang kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi na ihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kaniya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa inyo, sa iyo, ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Siyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, Saints Peter and Paul. Dalawang pundasyon, dalawang haligi ng ating simbahan. Dalawang halimbawa ng pananampalataya sa tunay na Diyos at pagsunod sa nag-iisang Kristo ang ating poong Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo, sila ay naglakbay patungo sa Cesarea Philippi o Cesarea ng Filipos. Ito po ay 20 miles mula sa Jerusalem. Paakyat dun sa taas, nandoon na sila sa boundary ng Syria. Konti na lang, Syria na. Bakit kailangan pa nilang maglakbay patungo doon kung pwede namang doon lamang sa Jerusalem o kahit na doon sa Galilea, ay magtanong si Jesus kung sino ako? Bakit kailangan pang magpakalayo-layo para lamang nating maunawaan kung bakit kailangan pang doon magtanong si Jesus? Napakaraming trivia, napakaraming konting kaalaman na makukuha tayo sa ebanghelyo ngayon kung iisa-isahin natin. Gawin na lang nating simple. Ang Cesarea Philippi ay isang lugar na binubuo ng mga bato. Ito lamang ang area sa buong Israel na bato ang kaniyang pinakapundasyon. Hindi ba't konektado? Hindi ba't pumipili si Jesus ng bawat lugar kung saan may koneksyon sa kaniyang kapangyarihan?
Kaya doon sa mabatong lugar kung saan idineklara ni San Pedro na ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos. Kung papaanong ito ay binanggit ni San Pedro bilang pagkilala kay Jesus na Diyos na pang magpakailanman at wala ng pagdududa. Kaya sa punto ng kaniyang pagsasalita na ikaw ang Kristo, ipinahayag ni Jesus kay Simon Pedro ang tunay na biyaya ng kaniyang pagkadiyos. Simon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, mula sa lugar ng Cesarea Philippi, si Pedro bilang Pedro o Kepas ay siyang naging pundasyon ng simbahan ng Diyos. Ang simbahan ni Kristo ay itinatag sa ibabaw ng batong ito na si Pedro bilang ulo ng kaniyang katawan. Sa Cesarea Philippi, ipinakita ang tunay na iglesia. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, hindi lamang ito isang lugar, kung hindi isang pangyayaring ibinigay ni Jesus ang kapangyarihan kay Pedro, ang susi ng kalangitan, ang susi ng pagpapatawad at ang susi ng pagbubuklod, ng pagpapahintulot anuman ang kanilang gawin sa ngalan ni Kristo. Si San Pablo na nagkaroon ng conversion doon sa daan ng Damascus ay tinawag din ni Kristo upang maging isang mensahero ng kaniyang mabuting balita sa labas ng Jerusalem. Kaya nga po napakinggan natin sa unang pagbasa kung papaanong ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa unang bahagi ng buhay ng simbahan. Kung papaanong si San Pedro, kahit na paulit-ulit nilang ikulong, ay nakalalabas dahil sa kapangyarihan at inspirasyon ng Diyos. Si San Pablo man, kahit sa dami ng mga sakit na kaniyang natatanggap sa kaniyang missionary journey, ay muling bumabalik sa kapangyarihan ng Diyos. Ang halimbawa ng dalawang pundasyon, ang halimbawa ng dalawang haligi ng simbahan, ang kanilang dugo na ibinigay para kay Kristo ay siyang nagdilig at nagpatatag at nagpalago ng simbahang kanilang inalagaan. Ito ang simbahan natin ngayon. Tayo naman ang tinatawagan. Tayo naman ang hinihingan at tinatanong ni Kristo, sino ako sa inyo? Ano ang ating pagtingin sa Diyos ngayon? Kung papaanong napakalakas ng paniniwala ni Pedro noong unang panahon kung sino si Kristo, tayo naman ang tinatanong ngayon, sino ako sa inyo? Sa pagkilala natin sa Diyos, kinikilala rin natin ang kaniyang simbahan. At kinikilala rin natin kung sino ang kaniyang itinalaga bilang ulo, bilang pangulo,
ng kaniyang simbahan. Simula kay San Pedro hanggang ngayon, tayo ay pinatatatag ng kanilang halimbawa, ng kanilang dugo at ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya po sa ating pagsasabuhay ng pananampalatayang ito, paulit-ulit din tayong tinatanong kung sino ako sa inyo. Sa simpleng pananaw, parang pwede nating sabihin, ano na ang nagawa ko sa simbahang itinatag ni Kristo? Tayo naman ngayon sa panahon natin, tayo naman ang magpatatag ng simbahang ito upang ang mga susunod na henerasyon ay patuloy ding makadama ng pag-ibig, ng awa, pagpapatawad at kaligtasan na galing sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataon-tao siya lalang Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroon ng mga yumao, may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at ang matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo naman bilang isang sambayanan ay magdarasal ng pangako ng katapatan sa Santo Papa. Diyos Amang makapangyarihan, Diyos Anak ng Karunungan, Diyos Espiritu Santo ng Pag-ibig, hinihiling namin marapatin mong pakinggan ang aming pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagka-Diyos at walang hanggang pagpapala. Tinubos ng dugo ng iyong anak, binubuhay ng yumayapos na biyaya na walang hanggang pag-ibig, at pinananatili sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, O Banal na Santatlo. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. At kay Pedro ang kaunahang nagpahayag na may malalim na pananalig at pagtitiwala. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay. At sa lahat ng kaniyang kahalili, ipinahahayag namin ng may paninindigan at kagalakan, pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato ng buhay na simbahan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Kay Francisco, aming Santo Papa, ang kahalili ni Kristo sa lupa, ang nariritong ulo ng simbahan, dalubhas at guro ng lahat ng mananampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol, sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pag-ibig.
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsasabuhay ng diwa ng ikalawang Konsilyo Batikano at tagapagtaguyod ng dangal ng banal na pagkapari, sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pagkamasunurin. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa kaniyang kabanalan, ang Santo Papa, walang pagod na tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan, ang di mapapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at ang dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang aming pag-asa. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Sa namamalas sa tagapanguna ng buong Kristiyanuhan, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno at ama ng lahat ng mananampalataya, matatag sa katotohanan ng loob sa gitna ng panganib at pinakamaasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, ipinapangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpa sa walang hanggan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng samanging isda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa sa amin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita, manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang ating pananampalataya naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba, manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol, manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong
kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mong ngayoy aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinanaliga ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayoy dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Sinood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na ipinamamanhik, sinasabi, idiniklara ni San Pedro.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest. And I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Ustate et videte coniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang,
ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan at pinatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kaniyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Hesukristo na sinikap ituro ni San Pablo na kapiling niya magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo sa kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kaniyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pedro sa korona ng buhay pakundangan sa kaniyang pagtitiis mapugutan. Iyon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa inyong pag-alis ang diwa ni San Pedro at San Pablo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ipinturo ka namin, parang ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, itas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunuhalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunuhalhati namin.